Ay guys, so alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng M or S mode sa ating mga automatic transmission kagaya nito? M mode o kaya sa ibang sasakyan, S ang nakalagay dyan. Pero automatic transmission tayo. Kaya sa makikita ninyo, katapat ng ating M mode, ay makikita ninyo, meron tayo dito R, reverse, N is neutral, P is park, D ang ibig sabihin niya is drive, and then yung M natin, o kaya naman sa ibang sasakyan nakalagay dyan is S. Ang ibig sabihin ng S is sports mode, sa M naman is the manual mode. So ang ibig sabihin guys, ang mga automatic transmission kasi na nire-release ngayon is hindi lang para sa automatic mode. Naglalagay na rin ng manual mode, okay? M is for manual, pwede kayo mag-manual. Kaya nga kung mapapansin ninyo, meron dyan minus and merong plus. Ang ibig sabihin, kapag nilagay nyo dyan ang ating transmission, sa ngayon nasa D tayo. D means drive or automatic. Pag nilagay nyo siya sa M, itulak nyo ganon, makikita nyo M mode na. Ayan, M ibig sabihin manual. Tapos sa kagandahan dito, since this is si Gili o Kabango, meron siyang gear shift indicator. So number 1 means nasa first gear tayo. Kapag tinulak natin yung ating shifter pataas, magiging segunda na siya. Ayan o, M2. Okay, so ang ibig sabihin guys, pwede nyong gamitin ang manual mode or sports mode ng inyong mga automatic transmission. Usually ginagamit natin yan kapag kapatarik, patarik ang kalsada o kaya naman kapag pababa. So ngayon, anong kaibahan ng ng manual mode sa isang automatic transmission? Syempre, ang automatic transmission wala nang clutch. So yung left foot natin mananatiling unusable. Rest na to lagi basta naka-automatic transmission na to. Wala na kayong clutch na haapakan. Para gamitin natin yung manual mode guys, syempre from drive, itutulak na lang ito pakaliwa, nasa manual mode na yan at lumabas na rin yung ating gauge. Manual, so naka-primera tayo ngayon. Tandaan guys, kapag magdadagdag tayo is patulak, pag magbabawas is pababa, okay? Tapos, gaya na sabi ko, wala na tayong inaapakang clutch. And since this is automatic transmission, hindi na siya kagaya ng manual dati na kapag mag-upshift kayo or mag-upshift kayo, kailangan ninyo i-release yung gas, tapos shift, hindi na. Sa automatic transmission, kahit naka-apa kayo sa gas, pwede na kayong mag-upshift, okay? So ganito mga boss ha, since naka-full stop tayo, ayan, papakita ko sa inyo. Sa gauge na lang kayo, basta itinuro ko na kung paano siya gamitin. Upshift is tulak pataas, downshift is pababa. Ayan, naka-manual mode, makikita ninyo. Guys, kapag naka-manual mode kayo, hindi kusang nag-upshift ang transmission. Ayan, kagaya niyan, ako nagtulak sa kanya para mag-upshift siya ha. Ayan. Third gear, makikita nyo naka third gear na tayo. Ayan. Tapos fourth gear. Ang kagandahan naman sa automatic transmission guys, kagaya nya nakikita ninyo, from fourth gear nag second gear siya. Tapos hindi nyo na kailangang mag downshift ng kayo mismo. Yung computer box natin or yung ating ECU plus yung ating transmission, na nadedetect kasi nila yung speed ng ating sasakyan, so kusa na silang nagda downshift. Pero kapag upshift, hindi yan mag-upshift hanggat hindi nyo ginagalaw ang cambio, okay? Kailangan kayo mag-upshift dyan kasi kahit umabot na kayo ng rev limit na 7,000, kung hindi kayo nag-upshift, hindi yan mag-upshift kahit anong mangyari, okay? So doon naman masisira ang transmission ninyo kapag ka nag-over rev na kayo, hindi pa kayo nag-upshift. Kaya kailangan kapag nasa manual mode kayo, nakabantay rin kayo or talagang purpose nyo talaga mag-manual mode, okay? Ayan. Ulitin ko ha, papakita ko sa inyo, babagal tayo ng speed. Naka-manual forward na tayo, naka-gear forward na tayo. Makikita ninyo babagal mag-isa yan. Bababa pala mag-isa rather yung ating, ayan o, nag-3 na siya. Diba? Ayan. Hindi ako nagda-downshift niyan guys ha. Si ECU ang nagda-downshift niyan para sa atin kasi nade-detect niyang bumabagal yung speed natin. Ulitin ko, kapag upshift, kayo ang gagawa. Downshift, pwede kayong i-assist ni ECU. Okay? Tapos, yung mga S din ang nakalagay. Pareho lang yan guys, hindi yan magkaiba. Yung S or sports mode or manual mode, pareho lang yan ang function. May iba nga lang sasakyan na kagaya nito, wala kasi itong paddle shifters. Ang mayroong mga paddle shifters kadalasan, yung mga Mitsubishi na top of the line. Tapos si top of the line ni Fortuner, si Honda mahilig din sa paddle shifters eh. Okay, so pwede kayong mag-shift dito sa paddle kung meron. Pero kung wala, dito kayo sa cambio, okay?
Kaya makikita ninyo, tuloy-tuloy lang. Yun lang kaibahan ng mga automatic transmission ngayon. Lahat sila meron ng sports mode or manual mode. Okay? So nabanggit ko kanina, na kapag ang manual mode or sports mode ng isang automatic transmission is usually advisable lang naman gamitin kapag patarik or palusong. I use the word advisable kasi discretion nyo pa rin naman yan, di ba? Pero sa city kasi, kagaya nito, kagaya nyan, flat surface naman. So hindi nyo na kailangan mag-manual mode eh. Depende na lang kung namimiss nyo talaga si manual. Sige lang, di ba? Pero sa mga paahon tsaka patarik, ginagamit natin ang manual mode. Unang-una kasi nga syempre sa matarik, 'di ba? Kaya naman 'yan totally ng isang automatic transmission. Kaso kaya natin ginagamit ang manual mode. Syempre para kahit papaano mapahaba yung buhay ng ating transmission. Kumbaga kaya niyo kontrolin kung first gear o hanggang second gear lang tayo aahon. Minsan kasi kapag automatic transmission, kahit matarik na nagte-third gear or fourth gear pa yung transmission natin, kaya niya kung sa kaya. Okay, so syempre marami yung sasabi, kaya ng automatic transmission 'yan. Diba? Kaya ko sa kaya, pero ang tanong, yung kasi yung nagiging reason kung bakit umiikli yung buhay ng transmission, yung napupuwersa yung automatic transmission. Kaya nga, dapat ginagamitin nyo yung manual mode pag sobrang tarik. Tapos, tsaka sa mga sobrang, palusong naman kagaya nito. Ayan, kagaya niyan, pababa tayo, diba? So, ang purpose ng manual mode, syempre, kagaya ng sa mga manual transmission, yung engine braking. Lower gear, syempre may engine braking yan, diba? Tapos, ang kagandahan pa, kasi hindi naman lahat ng automatic transmission may hill descent assist. Ito, kagaya nito. Yan, hill descent assist yan or hill descent control. Parang tutulungan ka ng sasakyan kapag pababa ka. Kasi kapag automatic transmission ka at naka-drive mode ka at pababa ka, pabilis ka ng pabilis, guys, kahit hindi ka umapak sa silinyador. Bibilis ka ng bibilis. Okay, so kapag pinindot mo yung hill descent assist, tutulungan ka niya. Pero paano naman kung walang hill descent assist yung sasakyan mo, 'di ba? So gamitin mo yung manual mode. Ikaw yung mag-control. Ilagay mo sa first gear or second gear lang para hindi ka bumuluso kapag nasa ano ka naman, palusong. Kasi sa palusong, hindi rin naman advisable na lagi mong ginagamit ang brakes. Bakit? Kasi ang brakes umiinit. Every time na ginagamit natin ang brakes, umiinit ang brakes. Okay? So kapag masyadong umiinit ang brakes, kukulo yung ating brake fluid. So magkakaroon ng brake fade. Okay. So ano naman, guys, yung brake fade? Yung brake fade na tinatawag natin, guys, syempre, gaya na sabi ko, umiinit ang brakes. Kapag palusong, tas brake kayo ng brake, umiinit yan. Okay, so iniiwasan natin yung pagkulo ng brake fluid. Lahat ng fluid, guys, lahat ng liquid, eh merong boiling point. So kapag sumobra init ng preno natin, may tendency mag kumulo din yung ating brake fluid, so mag-evaporate yan. So ano mangyayari pag nag-evaporate? Nagiging hangin. So yun yung iniiwasan natin, na magkaroon ng hangin sa ating brake system. Kasi pag nagkaroon ng hangin yan, pag umapak kayo, walang presyong ng apak, lusot yung pedal, hindi hihinto yung sasakyan ninyo. Kaya iwasan ng brake fade. Kaya sa mga palusong, ginagamit natin ng manual mode para makatulong, para hindi naman tayo bumulusok pababa. Hindi pwedeng puro kayo brakes, okay?